And finally, you are all set. Your account is now secure and unlocked. It means nabalik at na-recover na natin yung nalock na Facebook account natin. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo at kamusta naman ako? You know! So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simple tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo ang bagong update ni Facebook sa kung paano nga ba mag-recover ng nalock at na-hack na Facebook account. Yes, may tatlong steps tayong gagawin sa pag-recover pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Ang nalock na Facebook account mo ay i-recover natin kagaya nito. Sasabihin ko sa inyo na maraming ang nahack at nalalock na Facebook account sa ngayon. Yes, marami pa rin po. Sa pag-recover ng Facebook account ay just make sure na gumagamit ka ng same wifi, same device and same location. Yun talaga yung pinakakailangan para ma-detect tayo ni Facebook. Kung nahack at nalock yung Facebook account mo, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Kapag nalock ang Facebook account mo at may nakalagay na your account security is at risk, it means madali lang itong ma-recover at maayos. Kailangan lang nating gawin ang mga steps na ito para ma-unlock natin yung Facebook account natin. Una, pindutin natin ang get started na may kita natin sa baba. At dito, may nakalagay na kailangan daw natin i-turn on or enable ang two-factor authentication since okay naman daw ang Facebook password natin. Then, pindutin natin ang fix now. And next, turn on two-factor authentication since need natin ito for our account security. Ngayon, pindutin natin ang turn on sa baba. Then next, piliin lang natin ang second option which is ang text message or SMS na kung saan dito magsisend si Facebook ng verification code. After that, click lang natin ang continue. Sa next step, ilagay lang natin dito ang active phone number natin na kung saan pwede natin ma-receive ang code. After that, click natin yung confirm. Nasend na nga ni Facebook yung code at need na natin i-enter ang 6-digit code para makapag-proceed tayo. Then click lang natin yung continue. Next, ire-remind lang tayo ni Facebook na naka-turn on na ang two-factor authentication sa Facebook account natin. Pindutin na natin ang done. And finally, you are all set. Your account is now secure and unlocked. It means nabalik at na-recover na natin yung nalock na Facebook account natin. Sa unang step na ginawa po natin ay meron na siyang access sa kanyang account. Ibig sabihin, nalock lang po yung Facebook account niya dahil sa security changes or sa Facebook Protect. At kung nalock yung Facebook account mo at wala ka ng ibang access, wala ka na ring ibang options, ganito lang yung gagawin mo. Pumunta sa Google Chrome or sa browser po natin. At dito sa may search bar ay pindutin lang po natin yan at i-type natin yung Submit Valid ID to Facebook. Yan. So yan, pindutin lang po natin yan. Kasi kailangan natin magpasa ng valid ID. At dito naman makikita natin yung pangalawa, pindutin natin yung Confirm Your Identity with Facebook. So yan. At dito may lalabas po dito na ganito, Confirm Your Identity with Facebook. Pero kailangan natin magpasa ng valid ID. May kita nyo sa screen nyo yung primary and secondary na valid ID na pwede nyong ipasa kay Facebook. So may kita nyo yan dyan. So ibaba nang muna natin. At dito may nakalagay po na choose files na kung saan pwede tayo magpasa up to 3 or tatlong valid IDs. So pindutin lang natin yung choose files. Yan. So pwede nyo ditong i-click yung mismong valid ID nyo kung na-picturean nyo na. So click lang natin yan at pindutin yung done at mag-upload na po yan. So may kita nyo dyan, naka-upload na po yan. Hanggang tatlong valid ID yung pwede nyong ipasa. At dito naman po sa may login email address o mobile phone number, ang ilalagay po natin dito ay yung nakabind or nakakonect sa mismong ginagamit natin na Facebook account. So for example, ito yung nilalagay ko, onedelacruz@gmail.com. Kung ito yung email account na ginagamit mo sa mismong Facebook mo, ayun yung ilalagay mo. And after natin masagutan lahat ng hinihingi ni Facebook, ay pindutin lang po natin yung send. Sa pangalawang step na ginawa natin ay nag-proceed tayo sa confirmation of identity. Ginawa natin yon para ma-review ni Facebook yung account natin. Take note lang po na pwede po yung i-accept or i-reject ni Facebook. Depende po yan sa sinubmit mo. At ngayon, punta naman po tayo sa last step natin na kung saan kailangan natin gumamit ng Google Chrome or browser. Let's go!
At kapag nandito na po tayo sa ating Google Chrome or sa browser, ay syempre kailangan lang muna nating i-search sa search bar yung way ng pag-recover natin, which is yung facebook.com. So yan, tatype muna natin. facebook.com/login/identify. So yan, kapag okay na po ay double check nyo lang at puntahan po natin yan. At dito po ay may nakalagay na enter your mobile number, which is yung nakakonect sa Facebook account natin. Ang problema lang po ng karamihan dito ay kung binago o tinanggal ng hacker yung number na yon, pero syempre gagawa natin ng paraan yan. Wait! Sa part na ito ay hindi po lahat ng Facebook account na nahack ay nasi-search pa. Possible kasi na binago ng hacker yung mga information sa Facebook account mo, kagaya ng email, full name at yung phone number mo. At syempre, possible din na dineactivate ng hacker yung Facebook account mo. At ngayon, ituloy na natin. At ang gagawin lang natin ay pindutin natin yung nasa baba, which is yung enter your email or full name. So dito, hahanapin na natin yung full name ng Facebook account natin. So ganun lang po kadali yon. So ngayon, itatype ko na po. Ayan. Dito po ay search ko na po yung second account ko. Ayan. At just make sure lang po na i-double check po natin yung mismong spelling ng name natin para mabilis natin makita yung account natin. At kapag okay naman po at sure na po kayo, ay pindutin lang po natin yung search para mahanap na po yung mismong Facebook account natin. Then after po nyan ay may lalabas po ng mga Facebook accounts na related at kapangalan mo. At syempre hanapin mo lang po yung Facebook account na gusto mong i-recover at pindutin mo po para makapag-proceed na tayo sa next step. At dito po ay lumabas po yung option na magsisend ng code si Facebook para ma-open natin yung account natin. Kaso ang problema ay hindi natin yun marireceive dahil pwedeng tinanggal na nung hacker or binago na yung email natin. Kaya ang gagawin na lang po natin ay pindutin po natin yung nasa baba, which is yung no longer have access to this. At ito na po yung bagong update sa pag-recover na kung saan may lalabas na tatlong steps na kailangan nating gawin. Number 1, tell us how can we reach you, which is need natin maglagay ng recovery email. Pangalawa naman po is yung confirm it's you or yung tiyatawag natin confirmation of identity. So dito kailangan po mag-submit ng valid ID, selfie o ilagay natin yung dati nating password. So may option po doon. At yung pangatlo naman po at yung pinakalas is yung look out for our message, which is galing kay Facebook na kung saan meron silang recovery link or link mismo para makapagbago ka ng password. At click na po natin yung start. At dito po may nakalagay at may lalabas na set new login email na kung saan kailangan daw po natin maglagay ng recovery email natin para dun magsisend si Facebook ng link sa pag-recover para mabago natin yung password natin. So just make sure lang po na bagong gawa yung email na ilalagay natin dito, or kung hindi naman ay meron na po kayong existing pero hindi siya nakakonect sa ibang Facebook account. So mamaya ipapaliwanag ko po yan sa inyo. At dito, pwede mo rin piliin yung second option natin, which is yung use phone number, yan. At dito, para doon naman po sa pagsesendan ng code. So, ganun po yon. At ngayon, ipapakita ko po sa inyo. For example po, ay maglalagay po ako dito ng cellphone number na nakakonect or nakabind sa Facebook account ko. So, ilalagay ko po yan dito. Tatype ko. Ang mangyayari po kasi dyan, kapag yan yung nilagay ko ay mag-e-error po siya, or sa madaling salita, hindi tatanggapin ni Facebook since nagamit na nga yung number na yon. So makikita nyo po yan dyan, nag-red po siya, ibig sabihin nag-e-error. So ganun rin naman po sa email account. So kapag sa email natin, huwag natin ilagay yung dati nating email account na nakakonect or nakabind sa Facebook account natin. Dahil hindi rin naman to i-accept ni Facebook dahil nga nagamit na yon. So makikita nyo dyan, nag-red po siya, ibig sabihin nag-error or nagamit na rin po yung email account na yon. So ang the best way na gawin natin dito ay maglagay ng email na bago para dun mag-send ng recovery link si Facebook. At syempre, pwede mapanoorin yung tutorial ko na to na kung saan pwede kang makagawa ng panibagong Gmail account. Kapag nailagay mo na po dito yung email mo, ay make sure na i-double check mo since ito yung pagsesendan ng recovery link to reset password galing kay Facebook. At pindutin na po yung next. At dito naman po ay may lalabas po na confirm it is you na kung saan need natin mag-submit ng valid ID. Yes! Kailangan po mag-submit ng valid ID para malaman ni Facebook na sa'yo yung Facebook account na yon. After mo po mag-submit ng valid ID at okay naman kay Facebook, ay may lalabas na identity verified. Then ang last step sa pag-recover ay kailangan na nating i-reset yung password natin para magkaroon tayo ng panibagong password na yun naman yung ilalagin natin. At doon, marerecover mo na yung Facebook account mo. A gentle reminder lang po na kapag nagre-recover po kayo ng Facebook account, ay gumagamit po kayo ng same wifi, same device, and same location.
Bakit nga ba? Kasi kapag hindi po kayo na-detect ni Facebook habang nag-recover, ay ganito po yung lalabas. Na kung saan hindi po kayo makapag-proceed sa step ng pag-recover. At ayun po ang tatlong steps na pwede nyo pong gawin para ma-recover ang mga na-hack at na-lock na mga Facebook account ninyo. At kung ikaw ay may clarifications, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook page natin na may kita mo dito. At syempre, kung napadaan ka lang sa video na to at dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede kang mag-subscribe at pinutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, subscribe. Peace! One love!